sino po si Paul Sinoga? So, si Paul Sinoga, buhay sa isang tao. Tayo ay na-physically abuse ng isang barangay official. Okay, bakit may coach yung pangalan mo? Tayo ay naimbitahan or makakapanayam natin ang isa sa mga miyembro ng Giting ng Pasig. Walang iba kundi si Coach Paul Sinoga. Hello, hello sa mga subscribers. Yeah. Please subscribe. First question is, sino po si Paul Sinoga? So, si Paul Sinoga, unang-una, ako ay isang masipin tao. Hindi tayo kilala, no? Sinoga. Sa, lagi ko nga sinasabi, sa ang lupalop ng Pasig, makikita yung Sinoga. Para sa mga apelido, mga personalidad na kilalang-kilala namin. Pero ito din siguro yung advantage natin. Kasi naniniwala tayo na yung ating pangalan na Sinoga, ito yung magandang concept din ng alternative leadership. Alternative politics, no? Yung gusto nating patunayan din at the same time. Ako ay isang tubong Pasigueño, bunga ng pampublikong paaralan sa San Miguel Elementary School, Rizal High School, Rizal Technological University, Pasig Campus. So mula talaga ng aking elementarya hanggang kolehiyo, wow! Pasig talaga ako. So yung RTU dito sa may bunga? Oo, may bunga. Oh, yun, may forest. So doon ako nagkolehiyo ng Polsa. Aktibo na tayo dati pa sa... May Polsa na po pala dito sa RTV? Kami ang... Una? First batch. Ah, okay. In fact, ako yung founding president ng Political Science Society sa RTV Pasi. Oh, okay. So active na talaga tayo sa mga ano, mga youth leadership. No? Naging presidente ako ng student council ng Rizal High School. No, batch 2006. Shout out sa mga Rizalians dyan. And naging student council president din tayo ng RTU Pasig. So doon talaga nahubog yung ating ano, yung ating pagnanais na maglingkod sa kapwa. Maliban pa yon sa pagiging lay missionary, proud lay missionary tayo, no? Kahit tayo ay hindi naman naging perfecto yung buhay natin, no? Yes. Isang tao, I guess wala naman natang perfecto, pero kami nagsusumikap na kahit paano sa aming sariling pamamaraan ay maglingkod, no, sa Diyos at sa bayan. So yung aking misis nung yung aking ex na misis ko na ngayon nung kami ay parehong hindi pa kami mag-asawa, no, nag-design siya sa trabaho niya at ako ay nag-full-time kami ng missionary. So nag-serve kami sa mga depressed area ng community sa Pasig. We also served sa Pasig City Jail as service provider. So talaga umiikot yung aking buhay sa paglilingkod sa kapwa, sa maliit na pamamaraan. At siguro ito yung isa sa mga pundasyon ko kung bakit sabihin na natin, kaya natin sumabay, no, kahit sa mga veteranong politiko pagdating sa paglilingkuran. Ang background ko, ako ay nagtapos ng Polsai. May background din ako sa law dahil nag-aral ako ng pagka-abogasya. At sa kasalukuyan, tayo ay nag-aaral ng Master of Arts in Theology, Major in Systematic Studies, no, sa Adamson University. Although on leave tayo ngayon dahil sa hapon na kinakaharap natin ngayon. No, kasi yung pag-aaral ng teologiya, pag-aaralan mo ang Diyos, hindi biro eh. Okay. Diba? Pero I thought na yung pag-aaral ng theology ay it's all about God, no? Actually, it's all about understanding yung kalagayan ng tao. So, the more that I study God, the more that I understand the world. So, isa yun sa mga pundasyon din ng ating principle na yakap as we go through this job. Tapos, sir, medyo curious ako eh. Bakit may coach yung pangalan mo? So, kayo po ba ay coach ng anong sports? Coach po ba kayo ng swimming team? Or coach po ba kayo ng... Bakit may coach? Kasi
may mga natanong na ako o may mga naririnigan ako sa ibang mga pasigayin natin. Sino bang coach yan? Oo, coach ba siya ng ano? Coach ng Jackstone? Coach ng president ng... Ay po ba ay president ng... or... Hindi, coach ba tawag doon? Hindi ko. Ano po ba ba? Tell us something, ano, a bit. Bakit po kayo coach, kung tawarin? Ang coach kasi, ang una natin naiisip ko yung coach ng sports. Yeah. Pero... ang coach is one type of leadership na isa sa mga type ng leadership na hindi lahat niyayakap. Kasi pag coach ka, lagi ka nasa likod. Aba. Diba? At yun yung profession ko. My profession is I'm a corporate coach. So, I do leadership trainings, team buildings, I give leadership talks, soft skills training, and my personal vision as a corporate coach is I help my clients to discover their maximum potential. So isa rin ako neuro-linguistic programming practitioner, NLP practitioner. So I help them to work with their subconscious mind, to help their conscious mind do things na makapag-uplift ng kanyang performance. So ganun yung profession ko. Kaya ako tinawag na coach. Diba sa mga call center, ang tawag nila sa mga nag-trains na coach. So ako naman, more of ano ko, corporate coach. No? Although, sabi nila, life coach din, but medyo mabigat yung title na life coach. Eh. So parang hindi ka naman pwede magkamali. Oo, alam mo, di ba? You cannot give what you don't have. And ang buhay ko, puno ng struggles and ano, you know? I'm still in the process. No? So, I cannot coach life really, no? Pero maybe in terms of your potential as a leader, as a public speaker, as a presenter, as a salesperson, as a student, coach ako ng mga bagay na yun. So yun po, kaya po ako naging coach po. Yun ang tinatawag sa akin. Nagtayo din kasi ako ng isang company. This is the new Core Mentis Corporation. So core, it means mind. Core, it means heart. Mentis, it means in that's Latin word of brain, so heart and brain, heart and mind. Basically, our company is we provide trainings and business development consultancy. Now, unfortunately, sino ba naman ang kukuha ngayon ng training, di ba, na panahon ng pandemic, Yeah. Anong team building. Although ngayon, may mga team building na, hopefully, kunin niyo na ako. Ba't na nangawa? Kunin niyo na ako, kailangan ko ng ano, bondo. Ayun, so yun ang aking naging... Pero bago ako naging isang corporate coach, naging teacher din ako. RTU, I taught political science, no? Political analysis, argumentation, debate, parliamentarian procedure. So both RTU, Pasig, and Bonnie Campus, nagturo tayo. So kaya nakatatak na talaga sa pangalan niyo yung coach? Coach, o. Parang binawag. Bibinyaga na lang kayo doon sa part na yun. Bibinyaga natin yung coach. Ayan. So yun pala yung background kung bakit kayo tinawag na coach. Susunod naman, coach, o. ano po yung, or ano, or sino ang nakapag-encourage sa inyo tumakbo bilang konsehal ng District 1? Dalawang bagay. Unang-unang pangarap ko naman talaga, yung unang magiging focus. So one of the dreams ko yung focus? Oo, pangarap ko talaga magiging focus sa bayan. No? Pero sabi ko nga sa misis ko, kay Nina, dream ko to, pero baka 40 to 45 years old tumakbo. Kasi ganun ko ba? Ilang taon ko? I'm 33 years old. No? So itong pangarap na to ay mas maaga ng 10 taon ng magiging. No? Kasi, sabi ko, alam ko naman eh, na ang kalakaran ng politika sa Pilipinas, no, ay pinakailangan mo ng pera. Bordo. Yung makinaya, diba? So, pangarap ko naman talaga. Mm-hmm. Pero, nung may mga grupo na nagtutulak sa atin, na tumakbo, no, katulad ng Tambuli ng Pasig, Kabataang Tambuli ng Pasig, at iba pang grupong politikal, no, pinag-isipan natin ito at kumonsulta tayo mismo sa mga ilang tao. At nung malaman ito ni Mayor Vito Soto, inimbitahan niya tayo na maging bahagi ng Aksyon Demokratiko. Ito yung political party ni Mayor Vito Soto. Na so, itinatag ni Late, of course. Roll. Nakita ko na maganda naman yung prinsipyo ng partido, no?
ideal yung prinsipyo ng partido, kaya sumali tayo dito. No? Pero, siyempre, roller coaster pa rin. Hindi ka sigurado kasi, sabi nga ni Mayor, ang daming nagpa-play sa kanya. Diba? At mga pangalan na talagang kilala, may mga magandang reputasyon. At kung totoo siya, pag isa na yung recall, mas madaling manalo. Diba? Mm-hmm. Kung practical politics lang ang tutukan natin, pipili na ako ng may barangay, mayroong baluarte, diba? Pero, nung kinausap pang Mayor Vico Soto, sabi ko, ba't pa ako mag-aantay ng 45 years old? Baka, palooban natin ng Diyos. Kung manalo man o matalo, definitely may mensahe ang Diyos kung bakit ako pinapasok dito. And, yun is his dahilan. Na-inspire tayo ni Mayor Vico Soto. Sa good governance. Sa good governance. Pero prior to that, may experience kasi ako. No? Tayo ay na-physically abused ng isang barangay official when I was 11 years old. No? So, sa edad kong 11 anos, tayo ay binugbog ng isang official ng isang gobyerno. Dito po ba yan sa Pasig? Sa Pasig. Pero namin natin papakalaan. Kumusta na kaya yun ngayon? Okay pa ba siya? Ang ano lang naman natin kung buhay pa siya. Oo, basta loko na yun. Basta mabuhay siya hanggang gusto. Hanggang gusto. Ako naman, parang ina-assess ko yung sarili ko parang, okay, wala naman akong galit. Pero, alam mo, yung pain, yung bad experiences, pwede maging magandang motivation. Mm-hmm. So, that experience, naramdaman ko api-api at mahirap na mahirap talaga kami. Una ko na, mahirap talaga kami kasi ang nanay ko during that time, nagtitinda lang sa palengke, extra-extra, yung tatay ko nagtatrabaho sa club. Ganun siya dancer. Yeah. Pwede namang ano siya, bibigyan ng ticket. Talaga na siya. Yung technique na nag-aayos ng mga speaker. Okay. So, nandun kami sa buhay na ng panahon na yun, 2000 or 2001, nasagsag na sagsag kami. Kasi walang pera. Tapos doon pa nabugbog. Diba? Parang pang maala-ala mo kaya. Mahirap ka na. Tapos play victim yung nabugbog sa'yo. Diba? Oo, binugbog ka pa. Tapos, ang tingin pa ng tao doon, parang isang magandang lingkod bayan. Magaling na lingkod bayan. Pero naisip ko, kung ang isang lingkod bayan ay kayang mambugbog ng isang batang musmus, at iahalal natin yun, makapang-aapin yun ng buhos ko. Binigyan mo pa ng mas maraming kapangyarihan. Kasi sinabi ko na balang araw gusto kong maging boses talaga ng mahihirap, ng mas kasigeno. No? Gusto kong maging tagapagtanggol in a way no, ng mga tulad ko na mahirap at naapi no, sa buhay. So yun yung mga experience. Personal experience and at saka mas nakapag-encourage sa'yo na plural. Oo, sa konsepto. Tinanong nga ako eh. Ano po yun? Tinanong ako nung nagkaroon ng panel interview sa Aksyon Demokratiko. Kasi i-interviewin ka eh, bago ka ma-endorso ng partido na ito talaga yung i-endorso nila na maging candidate ng konsehal ng partido. Ano ang personal mong interest? Malinaw agad ang sagot ko, alam ko naman. Kung personal interest ang tinatawag, isa lang naman. Ang personal kong interest ay mag-iwan ng magandang pangalan sa anak. Legacy. Na, alam mo yun, na balang araw, they will be proud of their dad. Though hindi naging perfectong tao, nagkaroon ng pagkakamali, di ba? Pero, nakagawa ng magandang impact sa lipunan. So, siguro yun yung personal kong interest. Hindi para magpalaki ng bahay. At saka nakikita naman niya ng mga pasigil. Next question, sir, given a chance na kayo po ay mahalal, no? Biglang konsehal ng District 1, ano-ano po yung mga programa o services na inihanda niyo para sa mga pasigil? Yan, magandang tanong yan. Sa matunayan, siguro i-define muna natin. Ano ba tayo yung trabaho ng isang
Ang trabaho ng isang konsehal ay siya yung gumagawa ng batas. Mga city ordinance. Local legislation. Mm-hmm. Hindi trabaho ng konsehal na alam niyo, no, papiding, magpalayan. Although, pwede niyang gawin yun. Mm-hmm. Pero hindi dapat natitigil doon. So, tayo, pag tayo nagkaroon ng pagkakataon, gagamitin natin ang local na legislation o local legislation para makapaggawa ng mga programa na merong direktang epekto sa tao na pang maikli at pang matagal. Mm-hmm. So, short term at long term, meron tayong programa maibibigay sa tao. Meron tayong acronym dito. Ang tawag ko ito, ALAB. Mm-hmm. Kaya pala itong ginagamit ng salitang mag-ALAB. No, dati pa lang, ginagamit ko na yung palagi sa mga members ko na kabataan. Keep on training. Mag-alab kayo. Kayong maglalamlam sa paglilingkod. Keep your fire burning. Oh. Kaya ginamit ko na rin alab. Which means? Yung A, aktibong partisipasyon ng mga pamayanan. Naniniwala ako na kung gusto talaga natin mapabilis yung serbisyo publiko at mas maging akma, responsive ang mga public services natin, kinakailangan nakikilagok ang tao sa pagbubuyano. Yan din ang prinsipyo ng demokrasya. Ang prinsipyo ng demokrasya ay hindi lamang magkaroon ng boses ng tao sa pamamagitan ng pagboto. Gusto natin ipaalala ito sa ating mga manonood na ang pakikilamok natin sa governance ay hindi natitigil sa pagboto natin. Ang binigyan tayo ng kapangyarihan ng batas, no, sa ligang batas at maging sa local government code, RA 7160, na may kapangyarihan tayo o may kakayahan tayo para makilabok sa pagbibigyan. Or we have the power and the mandate to be part of the local governance. No, sa paanong pamamaraan? Ay gusto natin na, una, balak natin na magkaroon ng People's Council. Itong People's Council, bibigyan natin ng, we will empower at bibigyan natin ng kapangyarihan ang mga people's organization, non-government organization, NGO, CSO, and HOA na maging bahagi ng mga komite sa konsehyo. No? Ibig sabihin, halimbawa, kung merong gustong ipatupad na ordinansa, minsan kasi, alam niyo, may tinatawag tayo na, na object and subject. Minsan yung object, yung tinitignan mo lang. Pinagmamasdan mo lang sa aquarium. Tapos bibigyan mo ng programa, pero hindi naman pala akma. Yung subject, nakikibahagi ka doon sa problema ng tao. Ano ba yung problema ng tao? Ano ba yung problema? Ano yung problema natin? Ano solusyon sa problema natin? So, mas akma ang serbisyo publiko kapag ka ang nakakaisip ng programa para solusyonan yung sarili niyang problema ay yung nasa laylayan mismo. So yung gusto natin bigyan ng mekanismo yun. Dahil sa panahon ni Mayor Vito Soto, marami na yung pagbabato. Dati kasi, may mga peeling organization lang ang nabibigyan ng biyaya. Diba? Ngayon, binuksan na ito. Ang kailangan lang natin gawin, lagyan natin ng mekanismo para ang tao kasama sa pagpaplano, pagbabudget, hanggang sa pagpapatupad, at hanggang sa pagbabantay kung yung pagpapatupad ba ay maayos. Yes. So, yun yung people's participation na tinatawag natin. One of the major thrust of Mayor Vito Soto. Pangalawa ay yung linangin yung kabataan. No? Lagi natin sinasabi, gasgas na, na ang kabataan ay pag-asa ng bayan. Diba? Yan ay mula ano sa tula nila sa Alang Ventud, Pilipina. Diba? Pero ang lagi natin tanong, sinong kabataan ang pag-asa ng bayan? Can we really say generally that the all youth, siya ba yung pag-asa? Yung bang dyan lang sa Kapasigan, dyan sa may KFC dyan, tapat ng Plaza Bonifacio, ang daming batang hamon, nag-rugby, nag-solver. Pag-asa ba ito? May isa pa kasing tula sa Rizal na nalimutan natin na hindi kadalasan nababanggit na ang edukasyon ang liwanag ng ilang bayan. Kung gusto natin ng kabataan ay maging pag-asa, kinakailangan na may magandang edukasyon. So, isa sa mga programa natin sa paglilinang at pagbubunong ng kabataan ay yung ating pag-aralan muli ang ating scholarship program. Napakaganda ng scholarship program natin ngayon. In fairness, no?
isa tayo sa may pinakamaraming scholars na nabibigyan na sa NCR, should I say. Pero mas maaari pa nating mas mapalawak pa ang scholarship program natin. Kasi naging presidente ako ng RTU Pasig Campus Scholars Council. No, gumraduate tayo scholar. At nakita ko doon na ang scholarship office, hindi lang pala siya nagbibigay, hindi lang siya may pondo, tapos yung pondo niya gagamitin niya para gawing, para kumuha ng mga scholars. So, nakita ko yung model na yon, pwede natin gamitin na, di ba may pondo ang Pasig. As much as you want na marami ang scholar, pero limited ang fund, hindi lahat nagiging scholar. Kasi ang cut-off naging 91 ata. So yung mga 90 pababa, hindi nakasama. So naniniwala ako ng scholarship program natin, ang approach, hindi lang dapat parang honor society. Ang approach ng scholarship program natin is also a social services. Isang servisyo publiko. Kasi may pag-aaral ng isang mga ng mga eksperto na kapag ka ang bata ay walang sustansya ang kinakain, mahina ang performance sa school. Pero masipag naman. Sayang, pwede natin gawing scholar, pero dahil hindi matalino, hindi natin magawang scholar. Pero gusto mag-aral. Natira ako sa isa sa mga lugar na pinakamahirap sa Pasig. Nakita ko iba't ibang sitwasyon ng tao. Uuwi ka sa bahay, gustong-gusto mo mag-aral, pero tutulungan mo pa yung nanay mo sa palengke. Susunduin mo pa yung tatay mong lasing. Pero masipag ka naman mag-aral. Pero dahil ang dami mong issue sa buhay, mababa ang grades mo. Hindi ba dapat bigyan din natin ng suporta yung mga gumagawa? So, paano natin gagawin yun? Maraming benefactors. Maraming gustong tumulong na pribadong kumpanya. No? Maraming mga pribadong individual, mga philanthropo, na gustong kumuha ng scholarship, na gustong magbigay ng scholarship. Dapat ang scholarship office natin ay focal point ng iba't ibang benefactors. Halimbawa, 2,000 ang kaya natin gawin scholars. Kaya nag-a-apply apat na nyo. Baka naman yung 1,000 pwede natin ibigay sa Ayala. Yung 500 na iba pang gusto maging scholar, dati alam ko, ang Jollibee, Greenwich, meron silang seeds. Kung familiar ka doon, na magtatrabaho ko sa kanila, pero sila magbabayad ng tuition fee. Baka yung 500 na hindi pasok sa Pasig City Scholars Program, pwede naman natin ilagay sa seeds. No? So, ang scholarship office natin dapat maging focal point ng lahat ng mga benefactors. At dapat, ang scholarship office, humahanap siya ng mga benefactors at mamarket din siya. Gawin yung scholar ang mga Pasigenyo. Ngayon pa na meron tayong Mayor Vico Soto na napakaganda ng pag-gobyerno. Mas lalapigit na dapat tulungan natin na mag-invest ang lokal na pamahalaan sa mga kabataan na mapaangat ang edukasyon. Maliban pa doon, dapat tutupan din natin yung Local Youth Development Council. We should institutionalize the Local Youth Development Council. Ito yung counterpart ng SKA. Ayon sa batas, R8-742, dapat may Local Youth Development Council. At itong LYDC, katuwang ito ng SKA para sa paggawa ng mga developmental projects for the youth. So, dapat bigyan natin ito ng tuon, bigyan natin ito ng pondo, pondohan natin ito, at ang Local Youth Development Office, pondohan din natin. Kasi ito yung mga institusyon na merong mandato ng batas na pagka pinalakas natin ay makakatulong. May katuwang ang SK. Kasi hindi naman kaya ng SK lahat eh. No? Kinakailangan niya maging katuwang yung mga youth organization at youth serving organization to develop the youth. So, yung pangatlo ay yung agresibong servisyong medikal. The usual approach ng ating health services is to make sure that there is an absence of infirmity and illness. Siguraduhin na walang sakit ang tao. Pero ang issue ng health ay hindi lamang issue ng kawalan ng sakit. Ang issue ng health ay yung kabuuhan ng tao. Siya ba ay malusog at malakas in terms of yung kanyang social well-being, in terms of mental health, and in terms of physical well-being. So, dapat yung mga programa ng ating health ay ganun din ang approach. No? Mas higit na may iwasan natin yung pagkakasakit ng tao. Kesa yung ang approach natin ay magbibigay na tayo ng gamot kasi may sakit na, malala na. Pero kung
meron tayong mga approach na para pagandahin yung ating kapaligiran, no, yung ating yung lipunan, no, mas may iwasan yung pagkasakit ng tao. Yung huli-huli yung bukas na pamahalaan. Sa giting ng Pasig, lagi namin sinisigaw na hindi kami magnanakaw. Nakakahiya naman sa balat namin na yung mayor namin na-awardan pa ng anti-corruption champion. Kinilala sa buong mundo. Tapos kami, at the end of the day, mga magnanakaw. Kaya, talagang sinisigaw namin, makatitiyak kayo na hindi kami magnanakaw. Pero lalo't higit, beyond doon sa pagiging hindi magnanakaw, dapat binabantayan din namin yung magnanakaw. Diba? So, dapat ang konseho, i-practice yung kanyang oversight function para siguraduhin, tulungan ang mayor na linisin ang lokal na pamahalaan sa anumang forma at uri ng korupsyon. At panahon na rin yung ating konseho ay gawin yung kanyang trabaho na maging katuwang ng lokal na pamahalaan ng local chief executive para maiwasan o malabanan yung mga magnanakaw. So yun yung alam. No? Aktibong pamayanan, linangin ng kabataan, agresibong servisyo medikal at bukas na pamahalaan. Ang ganda ng kampuan ng alam project nila. Uh-huh. Next question, sir. Prior na malaman niyo po na kayo ay magiging part ng giting ng Pasig, ano po yung naramdaman niyo? Unang-una, kahit nagtuturo tayo ng pulsa, hindi naman tayo politiko. It's roller coaster. Yun siguro yung description ko kung ipa-capsulize natin. Roller coaster. No? Kasi dumating sa point na parang pwede naman ako maglingkod kahit walang posisyon. Dumating sa point na kasi di naman kami mayaman. No? To be honest, napa-apekto ito sa financial na aspeto ng pamilya, no? sa relasyon sa pamilya, dahil hindi pala biro yung pagpako sa pamilya. No? So talagang roller coaster yung emotion, yung stress. No? Pero lahat ng yun, hindi naman napawi, pero lahat ng yun siguro ay nasuklian nung tayo ay maging bahagi ng giting ng Pasig. Kumbaga, kung meron akong gustong maging lieutenant, no, ng isang general, eh gusto ko yung general ko si Mayor Vito Solo. Diba? Kasi yun yung pinaniniwalaan kong pinuno. At although hindi naman tayo magiging complacent, no, particular ni Mayor Vito Solo, churuin niya, hindi. Talagang grabe pa rin yung sipag niya. Pero yun siguro yung ano, yung naging pakaramdam ko. Roller coaster. Pero alam mo, agony to ecstasy. No, the agony yung nag-aantay ka habang ikaw pa talaga ay magiging bahagi ng giting Pasig. Sino ba naman si Coach Paul Sinogat, diba? Pero nung sinabi na bahagi ka ng giting ng Pasig, ecstasy. No? At, para mapili kasi, yun nga po, tulad po nung sinabi nyo kanina, ang daming nag-tap sa kanya. Mm-hmm. Diba? Ang daming nag-tap sa shoulder ni Mayor na gusto nila maging part, kung may tatayo siyang grupo, gusto, madami mga aspirant na mga batikan at baguhang mga politiko na tatakbo, gusto nila maging part. Mm-hmm. Tapos kayo, ilang mapili kayo, di ba? Kaya sabi ko nga, ito sinabi ko rin kayo may lalo, ang karangalan ay talagang sobra-sobra at grabe. Pero hayaan niyo kung ibalik ko ito. Si Mayor naman, ayaw naman yan ang in-over-gratify siya. Napansin ko. Pero hayaan sana ako, personally, na ibalik itong karangalan na ito sa pamamagitan ng paglilingkod ng tapat sa tama. Yung talaga, iba-iba yung feeling eh, no? Na para kang nanalo ba ako sa loto? Sa dinami-dami ng taong pwedeng pagpilian, isa ako. Diba? Kaya, I'm sure, mas gagalingan nyo pa po, lalong-lalo na syempre, para mas makilala kayo ng mga taga-distrito uli. Ako si Coach Paul Sinogat at makakaasa kayo ng good governance mula sa ating pagdilingkod. Tandaan po ninyo pasigenyo, huwag po kayong maglalamnan. Palagiin natin pag-alabi ng ating mga puso
Pastor Joseph Manny.